Ang mga dahilan at opinyon ng mga ateista patungkol sa usaping meron bang Diyos. Kanilang dinideny ang existence nito dahil na rin siguro sa nakikita nilang nangyayari sa daigdig. At ang isa pa raw na nagpapalabo sa usapin patungkol sa Diyos ay ang salitang relihiyon, sapagkat napakaraming naglipa ng relihiyon na kung saan ay nakapagpapalito, lalo na sa mga ordinaryong mga tao. Dahil kung totoo nga na may mapagmahal na Diyos, bakit ang mga relihiyosong tao mismo na naniniwala sa Kanya ay nagbabangayan, hindi magkasundo, sila-sila ay nagbabanggaan, at minsan pa nga ay umaabot pa sa pagkawala ng isang buhay dahil sa paniniwala. Ang mga theist o naniniwala sa Diyos ay meron ding basihan o eksplanasyon kung bakit sila naniniwala, dahil ayon sa kani-kanilang mga libro tulad ng Quran ng mga Islam, Vedas ng mga Hindu at Biblia ng mga Kristiyano ay pare-parehong nakasaad dito na may makapangyarihang lumalang ng langit at lupa. Ang isa sa pinaniniwalaan ng mga theist kung bakit sila naniniwala sa Diyos ay ang pagkadisenyo ng katawan ng tao, dahil ang mata ay para makakita, ang tinga ay para makarinig, ang ilong ay para makaamoy, at ang isip ay para mag-isip. Ang bawat parte ng katawan ay may kanya-kanyang gawain at may kanya-kanyang trabaho na ginagampanan sa buong katawan. Dahil kung walang designer o walang nag-design sa tao at walang nagkonsepto nito, paano natin malalaman na ang isip ay para sa pag-iisip at ang mata ay para makakita? Kung wala namang matalinong designer na nag-design dito, ito nga ba isang random collection lamang ng mga chemical na nabuo lamang sa mahabang panahon dahil sa isang chance? Ano sa palagay niyo? Sa tanong na saan nga ba tayo nagmula ay nahati sa dalawang malahiganting pananaw, at alam naman natin na ang isang pananaw dito ay ang tinatawag nilang Big Bang Theory. Ano nga ba ang Big Bang? Ang Big Bang ay isang teorya o eksplanasyon na ang lahat daw ng bagay na nag-exist sa ngayon mula sa pinakamaliliit na molekula hanggang sa pinakamalalaking bituin, at ang lahat ng meron sa universe na ito ay nagmula lang sa isang primordial atom na bigla na lang sumabok, kaya raw nagkaroon ng universe at ito ay lumawak ng lumawak hanggang sa ngayon. Ngunit alam naman natin na ito'y binabangga naman ng kabilang panig na hindi naniniwala sa Big Bang, dahil alam naman natin na ang pangalawang pananaw dito ay may lumikha at may nagplano ng lahat ng ito, at ito ay ang Diyos. Ang langit at ang lupa at ang lahat ng may buhay na nandito ay nagmula sa isang matalinong designer. Ngayon ay kahit papaano ay inilatag natin ang opinyon at eksplanasyon ng mga theist at atheist patungkol sa usaping meron nga bang Diyos o wala. Kung ikaw ay makakarinig ng ganitong mga eksplanasyon, ay kanino ka papanik? Diba napakagulo? Anyway, ang lahat ay may kanya-kanyang opinyon at may kanya-kanyang eksplanasyon at dahilan kung bakit kanilang tinitindigan ang kanilang posisyon. Pero kung ako ang tatanungin, kay atheist ka man o theist, kapag ang isang tao ay nasa tinatawag na negative na kalagayan, ang lahat ng data at information na nakuha niya sa daigdig at universe ay mawawalan ng kabuluhan. Bakit? Ako ba ay atheist na hindi naniniwala sa Diyos? O kaya ay theist na naniniwala sa Diyos? Bot! Ako'y naniniwala sa Diyos, inyet hindi ko pinaniniwalaan. Bakit? Naniniwala ako sa Diyos na totoo. At hindi ko pinaniniwalaan ang Diyos na hindi totoo. So, ibig sabihin, merong dalawang Diyos, isang peke at isang hindi. So, atheist ako sa Diyos na hindi totoo, pero theist ako sa Diyos na totoo. So, ang posisyon ko ay sasabihin ko sa susunod na video ang gagawin ko.